why did God give us the Bible? Okay? Apay nga intended Dios kada tayo ti Biblia. Oh, yan ang ano. Sa mga kapatid natin na taga Pangasinan, nilagay ko lang yung Ilocano. Hindi rin po ako Ilocano, kaya may kodigo ako. Okay, bakit po ba binigyan tayo ng Diyos ng Bible? At ngayon po, we have 6 reasons why did God give us the Bible. Okay? So number 1, to let the people know about sin. Binigay po ng Diyos itong Biblia upang ipaalam sa mga tao ang tungkol sa kasalanan. Okay? Basahin natin. Nga Ilocano, ready go. Tatlo, kadagiti, tatao, ti maipapan, iti, basol. To let the people know about sin. Minsan, ang tao ayaw niyang magbasa ng Bible kasi the more niya na nagbabasa ng Bible, nare-reveal kung ano yung mga kasalanan ng tao. Pero totoo yun. Because the Bible tells us about sin. Di ba? Anong sabi ng Bible? Sinasabi sa atin ng Biblia na ang paglabag sa batas ng Diyos ay kasalanan. Unang 1:3-4. No? Sin is breaking God's law. Kung titingnan natin noon, hindi natin alam na ang dami palang batas ng Diyos ang nilabag ng tao. No? Halimbawa, yung Ten Commandments na lang. No? Kung hindi dahil sa salita ng Diyos, hindi natin alaman na ang pagkakaroon pala ng ibang Diyos maliban sa Diyos ay kasalanan. Nasulat yan sa Ten Commandments. Kung hindi dahil sa salita ng Diyos, hindi natin nalaman na ang paggawa ng mga imahe ay kasalanan. Second Commandment yan. Hindi natin sana nalaman na yung paggamit ng pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan ay kasalanan. No? Honor your father and your mother. No? Kung hindi natin iginagalang yung ating magulang, nagkakasala tayo. No? Kaya nga ang Biblia nagbibigay sa atin, binigay ng Diyos sa atin upang malaman natin na yung hindi paggalang sa mga magulang ay kasalanan pala sa Diyos. Ang pangangalo niya, kasalanan pala sa Diyos. Ang pagnanakaw, kasalanan pala sa Diyos. Ang pagsisinungaling, kasalanan pala sa Diyos. Ang pag-iimbot ay kasalanan pala sa Diyos. So, yung mga nabanggit ko po, iilan lang po yan sa 10 utos na binanggit po sa Bible. No? Na ang point ko, sinasabi sa atin ng Biblia na ang paglabag sa batas ng Diyos ay kasalanan. At ngayon, naintindihan natin lahat ng utos ng Diyos nilabag ng tao. Diba? May tao ba na naka-perfect sa Ten Commandments? Wala, kasi lahat ng utos ng Diyos nilabag ng tao. No wonder, sabi ng Bible, for all have sinned and come short of the glory of God. Because kung ang kasalanan ay paglabag sa kautusan ng Diyos, lahat tayo nilabag natin ang utos ng Diyos. So paano natin nalaman yun na nagkasala tayo? It is found in the Bible. Sinabi din sa atin ng Biblia na ang lahat ng maling gawain ay kasalanan. No? 1 John chapter 5 verse 17. No? Kung mayroon po yung mga Bibles po dyan, pwede nyo pong tingnan. No? Unang 1, 5 at ang talatay 17. Ang lahat ng gawain di matuwid, sabi dito, ay kasalanan. All unrighteousness is sin. All wrongdoings, no, is sin in the sight of God. So, upang ipaalam sa mga tao ang tungkol sa kasalanan. Kaya nga nagsishare tayo ng Word of God para malaman din ng tao na siya ay nagkasala sa Diyos. No? Kasi may mga tao na hindi naniniwala na sila ay may makasalanan. But if you
read and study the Bible tells us that we are all sinners. At dahil sa kasalanan na yon, ito yung palagi natin ini-emphasize, dahil sa kasalanan, hindi tayo karapat-dapat makapasok sa langit. Dahil sa kasalanan, tayo po ay mapapahama. Okay? So that's the first reason, mga kapatid, no? Apay nga inted ti Diyos kada tayo ti Biblia. Anong sabi dyan? Tapno, maipakaamo, kada iti tattao ti maipapan iti pasol. Upang ipaalam sa mga tao ang tungkol sa kasalanan. Number two, not only to let the people know about sin, no, God gave us the Bible to let the people know about hell. So hindi lang po na gusto ng Diyos malaman ng tao yung kasalanan, kung ano ang kasalanan, kundi ang nais ng Diyos na malaman ng tao na mayroon pong impyerno. That there is a place called hell. Okay? Basahin natin. Go! Yan. Now, sinasabi sa atin ng Biblia, of course, nang impyerno po ay isang tunay po na lugar yon. No? Hindi po siyang katang-isip lamang. Tayo na naniniwala sa Bible, nakastand po tayo sa truth na kung saan we believe that hell is a real place. Hindi siya katang-isip ha. Totoong lugar po yan. In fact, marami pong paglalarawan ang Biblia patungkol po sa impyerno. No? Kaysa langit si Jesus Christ, mas marami siyang dinescribe, nilarawan kung ano po ang impyerno. Kasi si Jesus Christ, gusto niya na ang tao ay maligtas doon sa impyerno. Kaya inilalarawan ngayon kung ano po ang impyerno. No? At marami pong mga verses na nagpapatunay po dito. Matthew 25 verse 46, pinapatunay po doon or inilalarawan sa verse na yon na yung impyerno ay isang lugar ng kaparusahan. No? Sum up lang natin yan. No? Inilalarawan ng Biblia ng impyerno po ay isang lugar ng parusa. Kaparusahan. Ibig sabihin, doon sa impyerno, hindi ka mag-enjoy. May kaparusahan eh. No? So, hindi lang po yon. Luke chapter 16:23, ito po yung lugar na kung sa diin magdurusa po ang tao. Kaya nga gusto natin iwi ang mga tao sa Panginoon kasi ang kanilang kaluluwa ay magdurusa po doon sa impyerno. Lugar na kung saan may apoy, Matthew 13:42, Mark 9 verse 44, lugar ito ng uod, no? Kaya ng description ng Bible. No? Ibig sabihin, hindi ka mag-i-enjoy talaga sa lugar na ito. So, sinasabi sa atin ng Biblia na ang impyerno po ay isang tunay po na lugar. Hell is a real place and hell is an eternal place. Isang lugar or isang walang hanggang lugar. Yan po ang sinasabi ng Biblia. So, tayo po na mga naniniwala sa Bible, naniniwala po tayo na yung impyerno na sinasabi ni Jesus Christ, totoo. Naniniwala din ba kayo? Oo. Hindi yung pag wala kang pera, impyerno. Mas matindi pa doon. No, ang dami pong problema, impyerno talaga ito. No, yun yung mga naririnig natin, ano? Magulo ang pamilya, palagi nag-aaway, sabi ng bata, aalis na nga ako dito sa mga impyernong lugar na ito. Kasi akala niya yung impyerno, yun lang yun, nung kaguluhan. But hell is a real place, kapatid. Kaya nga, kung walang impyerno, bakit pa tayo mag-share ng gospel? Kasi wala namang impyerno, wala naman tayong pupuntahan. Di ba? Kung walang impyerno, bakit pa namatay si Jesus? Bakit kailangan niya pang magdusa doon sa krus ng Kalbaryo? Kasi ang nais ng Diyos, maligtas ang tao doon sa impyerno. That's why God gave us the Bible to let the people know about hell. Kasi hindi po lahat ito yung blessing sa librong ito. Walang ibang libro na magsasabi patungkol sa hell kundi ang Bible, no? The Bible tells us about hell. Okay? Number three, bakit po binigay ng Diyos yung Biblia?
Not only to let the people know about sin, not only to let the people know about hell, thirdly, to let the people know about the Lord Jesus Christ. Para makilala ng tao, malaman ng tao, si Jesus. Okay? Basahin natin, begin. Tapno, tatagiti, tattao, maipakot. Ayon, to let the people know about the Lord Jesus Christ. Okay? At ang dami pong mga sinabi ang Biblia patungkol kay Jesus. Bibigyan ko lang kayo ng apat. Now, sinasabi sa atin ng Biblia na si Jesus ang ating tanging tagapagligtas. Matthew chapter 1, verse 21. Okay? Look at your Bible, please. Kung mayroon kayong mga Biblia, tingnan niyo po. Matthew chapter 1 and verse 21. Sabi dito, manganganak siya ng isang lalaki at ito'y panganganlan mong Jesus sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Si Jesus po ang tanging tagapagligtas. No? Tandaan natin yan. Wala na pong ibang tagapagligtas, kapatid, maliban kay Jesus. No, may iba pa bang Savior? Ano nga ba yung ano? Ano nga yung qualification ng Savior? Okay? Para maging Savior, he must be 100% God. He must be 100% man. And he must be 100% sinless. Tayo na tao, hindi tayo pwede maging Savior. Why? Kasi hindi tayo 100% God. Oo, 100% man tayo. Pero disqualified pa rin tayo. Kasi hindi tayo 100% sinless. Kasi tayo po ay 100% sinners. Right? Kaya hindi mo maliligtas sa sarili mo. Kasi hindi ka Savior. No? Walang sino man na nakamet ng standard na yon maliban kay Jesus. Kaya si Jesus po, 100% God. At para maging 100% man siya, kasi paano niya ililigtas ang tao kung Diyos lang siya? Kailangan niya magkatawang tao, kaya po siya ipinanganak. Kaya nung ipinanganak si Jesus, 100% man siya. At para hindi mamana yung sin nature ng tao, kailangan maipanganak siya through virgin birth. Kaya po siya ay 100% sinless. Si Jesus lang po ang nakamet ng qualification. Kaya walang ibang Savior po, si Jesus lang. And that is what the Bible says. Okay? So sinabi ng Biblia na si Jesus po ang tanging tagapagligtas. Sinasabi din po sa atin ng Biblia na si Jesus din po ang ating Panginoon at Kristo. Gawa 2:36. Ano yun? That is what we call voice, ano ba yun? Voice crack? Okay. Wait lang, tinumuna pa ng tubig. Gusto nyo? Okay. Acts 2:36. Okay. Babasahin ko siya sa Tagalog translation. Kaya dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako ninyo sa krus, siya ang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. So hindi lang pala si Jesus ay tagapagligtas, mga kapatid. No? Marami po tayong mga kapatid na mga bago lang po sa pananampalataya. So si Jesus po, hindi lang po tagapagligtas ninyo, natin. Si Jesus po, sabi ng Biblia, siya po ang ating bagong Panginoon. Master. At hindi lang po siya Master. Sabi dito, siya po ang Kristo. Siya po ang Mesiyas. Siya po ang Anointed One. Siya po ang nag-iisang tagapagligtas natin. Yan po ang sabi ng Bible patungkol po kay Jesus. Ano pa? Sinasabi din po sa atin ng Biblia na si Jesus ang ating kordero ng sakripisyo or sacrificial lamb. No, John chapter 1, verse 29. John 1:29. Sabi ni John, hindi si John, ah. John the, ano to?
John the Baptizer. No? Kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya. Sinabi niya, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. No? Sa panahon na yon, ang mga tao ay sanay sila sa tinatawag na Levitical sacrifice. Na yung mga tao, every time na sila po ay magkakasala at para mapatawad sila ng kanilang kasalanan, magdadala sila ng innocent lamb, no? Bilang hain or sacrifice para sa kanilang kasalanan. Pero hindi na po pinagpatuloy ni Jesus yung ganong practice. God Himself provided a lamb for us. And that lamb is no other than Jesus Christ. Kaya nung nakita ni John si Jesus Christ na palapit, sabi niya, "Behold, the Lamb of God, which taketh away the sin of the world." So sabi ng Biblia, si Jesus po ang ating kordero. No? Sacrificial lamb. Yan po ang sabi ng Bible na dapat po nating paniwalaan. No? Dahil kay Kristo, tayo po ay naligtas. No? Dahil sa kanyang sakripisyo. Ano pa? Sinasabi din sa atin ng Biblia na si Jesus ang ating tanging tagapamagitan or mediator. Saan natin matatagpuan yan? 1 Timothy chapter 2, verse 5. No? 1 Timothy chapter 2 and verse 5. Okay? Sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. There is only one mediator, kapatid. Now, i-correct natin. Si Mary, naniniwala naman tayo kay Mary. No, kasi siya po yung ina ni Jesus. No? Sa pagiging tao po yun, ha? Hindi po siya ina ni Jesus sa pagiging Diyos. Siya po ay ina ni Jesus sa pagiging tao. Okay? So, since nagkatawang tao si Jesus, diyan lumabas si Jesus sa kanyang sinapupunan, kaya siya po ay nanay ni Jesus sa pagiging tao. Pero sa pagiging Diyos, alam niyo po, wala pong ina ang Diyos. May ama, Diyos Ama, Abba Father. Okay? We believe in the triune God. Iisa ang Diyos, pero mayroon siyang tatlong persona. Ama, Anak, at Espiritu Santo. Okay? May Ama, may Anak, at may Espiritu Santo. Now, mali ang belief or ang paniniwala natin na si Mary ang tagapamagitan. Mali po yun. At wala pong nakarecord sa Bible that Mary is our mediator. Jesus is the only mediator between God and man. Yung prueba natin, yung verse na binasa ko, ulitin ko ha, sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. At sino yon? Ang taong si Kristo Jesus. There is only one mediator. Kaya sabi ni Jesus Christ, "I am the way, the truth, and the life. No man comes to the Father except through me." Siya yung tagapamagitan, and you must believe that Jesus is our mediator. Every time na tayo mananalangin, si Jesus po ang ating tagapamagitan, mga kapatid. So, iilan lang po yan sa mga katotohanan patungkol po sa Panginoong Jesus. That's why, thank God for giving us the Bible. Kasi ang purpose ng Lord, to let us know about the Lord Jesus Christ. The more you read the Bible, the more you know Jesus. Diba? Gusto nyo magiging closer kay Jesus, read His Word. Study His Word, and you will know God. No? Ano pa po? 4. Bakit binigay ng Diyos ang Bible? Number 4, to let the people know about assurance of salvation. Okay? Basahin natin. Go. Tatlo. Yan. Ang kaligtasan ay sigurado para sa mga naniwala sa Panginoong Hesukristo at sa kanyang natapos na gawain sa krus ng Kalbaryo. That's why we believe sa assurance of salvation. John 3:16. Diba? Whosoever believeth in Him
should not perish, but have everlasting life. May assurance po tayo doon. Na ang sinumang sumampalataya ay hindi na po mapapahamak kailanman. So mayroon kang kaligtasan at yun po ay sigurado yan. Basta sumampalataya po kayo sa Panginoong Jesus. Okay? To let the people know that there is what we call assurance of salvation. Maraming tao hindi sigurado kung siya pupunta sa langit. Ibig sabihin wala siyang assurance. But the Bible tells us, if you believe in Jesus Christ, you will have eternal life. At sigurado yun. Okay? Yung kaligtasan po natin hindi natatanggal, mga kapatid. At sabi ni Jesus Christ, no man can pluck them out of my hand. Dinugtungan niya pa, no? No one can pluck them out of my Father's hand. Ibig sabihin, it speaks of eternal security. No? So that's why tayo po na naniniwala sa Bible, we believe in eternal security. Walang kasalanan ang magtatanggal ng kaligtasan mo. Dahil yung kasalanan natin, binayaran ni Jesus doon sa cross ng Kalbaryo. Kahit si Satanas po, wala nang magawa sa kaligtasan meron ka. Kaya kung ikaw ay tunay na Kristiyano, ang gagawin niya, hindi niya matatanggal yung kaligtasan, pero ang gagawin niya, ilalayo kanya kay Lord. No? Wala na siyang magawa, iligtas ka na eh. Pero habang ikaw ay buhay pa, ang goal naman ng Diablo ngayon, ilalayo kanya sa Panginoon. No? So eternal salvation, to let the people know about assurance of salvation. Second to the last, bakit binigay ang Bible? To let the people know about life transformation. Okay? Sinasabi sa atin ng Biblia na kay Kristo, ikaw ay magiging isang bagong nilalang. Saan ngayon? 2 Corinthians chapter 5, verse 17. That's why palagi natin nga ini-emphasize, kailangan mo si Jesus. No? Salamat sa Diyos na yung salita ng Diyos ay inadapt na ng ating PNP. Mayroon po tayong pulis dito, no? Kapatid natin si Serenivic. Alam ni Seren kung ano yung mga ginagawa ng Diyos sa PNP organization. No? May Word of God na po. Kasama po sa kanila nga, anong tawag doon? Internal cleansing program. Kasama po doon ang Bible. No? Kasi sabi nga ng mga generals natin, ng mga Christians din, kung nais natin ng transformation, kailangan natin si God. No? Kasi there will be no transformation without divine intervention. Yun ang purpose po, bakit mayroon tayong ministry na pumupunta ang mga pastor sa mga police station? Because we bring them the Word of God. Sabi nga nila, no, many books can inform, but only the Bible can transform. So if you want transformation, huwag niyo pong i-take for granted ang Word of God. Kasi ito po ang gagamitin ng Lord para makamtan po natin yung tunay na transformation. Amen? Amen. Yon. To let the people know about life transformation. And lastly here, to let the people know about the future judgment. Okay? So, Hebrews 9:27, alam na rin natin ito. It is appointed unto men once to die after this, the judgment. Sinasabi sa atin ng Biblia na ang mga mananampalataya ay gagantimpalaan according sa 2 Corinthians 5 verse 10. No? May gantimpala na maghihintay sa iyo. No? If you are faithful in serving the Lord, no? May ginagawa ka para kay Lord, so someday God will reward you. No, your labor is not in vain in the Lord. No? Haharap po tayo, mga kapatid, haharap tayo sa paghukom. No? At of course, yung mga sabi din ng Biblia na ang mga hindi mananampalataya ay parurusahan din. No? Pahayag 20:11-15. Nabasa natin 'yan nung last message natin, no? That hell is unescapable. No, well, hindi nila matatakasan yung impyerno, kaya kailangan natin ibahagi si Jesus. Okay? May judgment po tayong haharapin. That's why God gave us the Bible to let the people know about the future judgment.
Gustong ipaalam ng Diyos na darating ang araw, haharap at haharap po tayo sa Panginoon. Okay? Now, ang challenge sa atin, kailangan natin gamitin ang salita ng Diyos sa ating araw-araw na pamumuhay. At yan po ang ating pag-aaralan sa susunod. No? Kasi isi-series natin ito. Next Sunday, we will be learning how to use the Word of God in my life. No? Of course, kailangan natin, pag-aaralan natin yan, anong responsibilidad mo, anong gagawin mo. No? Yung Bible po, mga kapatid, hindi lang po siya ilagay sa altar at buksan doon parang design. Hindi po yan, ganun. No? Tapos ang kapal na ng alikabok kasi hindi man lang ano, hinahawakan. No? Sabi nga nila, no? Clean Bible, dirty heart. Dirty Bible, clean heart. Bakit, Pastor? Ano ibig sabihin nun? Clean Bible, ibig sabihin, talagang bagong-bago pa, hindi ginagalaw. Kaya ang linis tingnan. Kasi pag ginagamit mo palagi, minsan na napukunit niyan. Kung may gusto kang verse, minsan minamarkahan mo yan. Natutumihan yung word of, yung Bible. Kaya kung yung Bible mo ay malinis pa rin, bago pa rin hanggang ngayon, ito bago lang to, kaya huwag mo. Huwag yan, Pastor, para bago yan, hindi ginagalaw. Okay. Pag meron kang Bible, tapos matagal na yan yung Bible mo, tapos bago pa rin hanggang ngayon, eh, baka hindi mo siya ginagalaw. No? So, galawin mo naman kahit papano. Araw-araw, silipin mo naman yung love letter ni Lord. No? Minsan nga, no, magbasa tayo ng love letter, kahit alam na natin, ulit-ulitin pa rin. Ang ganda naman ng love letter na. Now, the Bible is God's love letters for us. Okay? So, ipagpatuloy po natin yan, naway mayroon tayong natutunan, mga kapatid. Isang up natin, no? I-review muna natin. Bakit po binigay ng Diyos ang Bible? Una, to let the people know about sin. Number two, to let the people know about hell. Number three, to let the people know about the Lord Jesus Christ. To let the people know about assurance of salvation. And to let the people know about life transformation. And last, to let the people know about future judgment. So, to be continued, no? Pag-aralan po natin. And next Sunday, no? I-re-require ko po kayo, bring your own Bible. Amen? Amen. Eh, may Bible naman ako sa cellphone, Pastor. Okay naman yun, pero iwasan muna natin yan. No? Kasi minsan nandun yung temptation. No? During preaching, Bible yung binabasa, biglang nag-pop up si Facebook. Ay, sandali, mag-swipe muna ako dito. Ayun. So, iwasan natin yon. Yung Bible sa mga cellphone natin, pwede siguro yung mga pang-personal, ano mo lang. No? Pero every time we go to church, no? Ito po ay i-require natin. Bring your own hard copy Bible. Okay? Sino yung wala pang Bible? Mayroon na po lahat? Okay. Kasi kung wala, mayroon po tayong ano, ibibigay na Bible. No? Sa lahat ng naka-receive ng mga Bible, galawin niyo, ha? Galawin lang, ganun lang ba? Ginalaw ko na, Pastor. Ayan na, oh. Di buksan niyo, basahin niyo rin. No? So, everyday maganda yun. No? So, next Sunday, I'm expecting na bawat isa sa inyo ay may bit-bit na Bible. Maganda kayang tingnan, papunta ka dito, may bit-bit kang Bible. No, Deben? Naalala ko tuloy, no? Dito ako mag-close. May classmate ako sa Bible school. Bago siya nagpastor, parang barumbado yung dating sa kanya. Yun yung life niya, eh. Bago siya naligtas, parang siga siya. So may mga kilos siya na parang siga. So ngayon, na-assign siya every weekend, na-assign siya sa isang lugar na doon siya magpapastor. No? So sabi niya, pag magbisita daw siya, bit-bit niya palagi Bible, yung malaking Bible. Kasi pag wala siyang bit-bit na Bible, baka ma-misinterpret siya, baka akalain, siga siya. Oh. Kaya may bit-bit siyang Bible para ma-identify na
Oy, Christian yan, may Bible eh. So ang point ko, magandang tingnan na pumupunta ka dito, you bring your own Bible. Amen? Huwag niyong ikahiya yung Bible kasi this is the most important book in the world. No? Pastor, wala pa akong Bible eh. Mura lang naman ang Bible, no? Pastor, ang liit kasi ng Bible. Sa saan ba 'yon? Shopee, marami diyan mga malalaking Bible, no? Andito si Ate Cherilyn, mayroon siyang malaking Bible eh. No? Mura lang 'yon. No? 1.5. Oy, makabili nga tayo ng mga 5,000 or oh, cellphone ang Bible, hindi tayo makapag-invest ng Bible. Kawawa naman. Nakakalungkot naman, no? Makabili tayo ng mamahaling bagay, gamit. Pero Bible na kailangan ng kaluluwa natin ay hindi natin maibili. No? So, yan po. Challenge ko po yan sa ating lahat. No? At since ito po ay Bible Emphasis Month, umpisaan nyo na rin na magbasa ng Bible. No? Sino sa inyo nagbabasa ng Bible every day? Okay. No, so kung hindi pa, umpisahan niyo po magbasa ka kahit isang chapter, no? Magbasa po tayo ng Bible. So yan po. God bless the reading of his word. Magpray tayo. Lord God, we thank you so much sa mga napag-aralan namin sa iyong mensahe, Panginoon. Pinaalala mo sa amin ang dahilan kung bakit binigyan niyo po kami ng Biblia. Bless your word.